We are back, my dudes. Welcome to the year 2024. So today ngayong araw, my dudes, re-reactan natin ang bahay nila Sir Geybin or ang tinatawag nila na Campinpin. So, meron tayong gate dito. Pinilit namin itong ipundar kasi bata pa lang kami, pangarap namin ito. Yung kung saan bubukas yung gate. Nabibili kasi tayo pag may nakakita. Oh, kaya kayo, hindi na disusi. Ayan. Pero, dipindot. Oh! That's very nice. Tara, tuloy po tayo! Iba pala yung pakiramdam. Iba pala yung pakiramdam. Tara, baka may ipit ka ng gate. Tara muna natin. First impressions ng kanilang gate. I'm impressed. Which by the way, it is a smart choice na swing gate yung ginamit nila dito. Cause personally, mas prefer ko yung swing gates over yung mga sliding na gates. Cause one, typically mas tahimik yung mga swing gates na tulad nito as compared sa sliding gates na medyo maingay. And two, ay kadalasan mas low maintenance yung mga swing na gates as compared sa sliding gates kasi less yung moving parts niya. Now, ang disadvantage nga lang ng mga swing gates as compared sa sliding gates ay mas malaki yung nasasakop niya na area kasi, you know, magsiswing nga siyang palabas. Kumpara sa sliding na, isang axis lang yung dadaanan niya. So, mas angkop yung mga swing na gates na tulad nito sa mga maluluwang na lote tulad nung Campinpin. So, magsimula tayo ngayon sa garden. May garden tayo dyan. Ayan. Si Mama lahat ang nagpa-landscape niya kasi wala tayong alam sa halaman. Nice. It looked nice, tita. Lang ang ating bibig pero wala tayong alam sa halaman. Ayun. Kasi sa halaman ako ang si Mama, lahat yan. Yan. Napalitan ko yung dati kong nakatanim dyan. Yan. So, kumuha ko kay Ate Maricel Santiago. Wow! May masahan! Tita dropping names like a boss. Wait lang, mali yata. Mali yata yung dinig ko. Si Maricel Santiago. Oh, mali nga yung dinig ko. Akala ko, nag-change career na si Ma'am Maricel Soriano. Hindi pala, Ma'am Maricel Santiago pala. Bagong taon na? Hindi! Walang bagong taon! Anyway, I am all for the gravel line na spaces because it helps prevent flooding kasi ultra permeable itong gravel. Yun nga lang, pag kayo balak nyo gumawa ng mga gantong gravel line na spaces, my dudes, I suggest lagyan nyo muna siya ng geotextile na fabric. So that way, may iwasan nyo yung pagtubo ng mga unwanted na weeds or unwanted na plants dun sa gravel nyo na constantly kailangan nyong patayin yung mga yon kung ayaw nyong makitang may umuusbong na green in between your gravels na parang nagbibinata na yung... natin, makikita rin po natin dito, meron tayong garahe dito ng mga motor. Ang mga unti ah. Ayan, ito po yung mga motor. Ay. Sana all parang nagbebenta ng motorcycle. So, ang dami lang motorcyclo, my dudes. Anyway, kung titingnan natin yung ceiling ng kanilang motorcycle garage or yung kanilang bike port. Kung tama yung hula ko, gumamit sila dito ng PVC ceiling panels, which is a good choice lalo na exposed sa elements itong area na ito. Kasi ang PVC na ceiling panels typically are known for its waterproofativity at ang kanilang insect-proofativity-ness kasi ayaw na ayaw ng mga anay dito sa PVC na ito. Allergic sila kasi once na kinagat nila yan, sasakit yung tiyan nila and they will say, "Anay!" Sumakit yung chan ko sa joke na yun. But it's probably not worth it. Naramdaman ko maraming nag-click out sa video. Balik kayo. Anyway. Ito pong unang bahay na to. Boy, pakita mo. Itong unang bahay po na to. Ito po yung bahay ni Mama, nice. Si Kelsey. At meron may kasama siyempre sila Kelsey, si Kalo. Ayan, si Iyaw, ikaw, Factor, at si Kojak. Si Kojak nandun po ka sa loob. Eh, medyo may sakit pa si Kojak. Tara, pasukin. Alright. Get well, Kojak. But tingnan muna natin itong exterior ng kanilang first house. Uso-uso itong bintana ng ganito, my dudes, yung slit na window. And kung titingnan natin ang malapitan ay may texture itong pader nila na para siyang wood planks. So there are a few ways to achieve this. Either bibili kayo ng mga textured na tiles, so yun yung pinakamadali. Or gagawa kayo ng parang stamped na concrete kung saan habang basa pa yung semento na yan, meron kayong parang wood plank na stamps, didikit nyo. That's also a good way to do it. Or, pwede kayo bumili ng mga hardy flex planks or SCG planks. Yun, isang alternative, which by the way, we are not sponsored by this, pero kadalasan ito lang yung ginagamit. Ito po yung kwarto ni Kelsey, Ale, ay Kelsey, Kalo, Kalo Factor, Kojak.
pina-design ko na to para sa kanila kasi ayaw pa talaga nila maghiwa-hiwalay. Wait, pause muna natin. So kung tama ang pagkakarinig ko, sinabi ni Sir Geybin na pina-design niya ito, which, music to my ears. Pag sinabing pina-design, usually may mga professionals involved, architects, engineers, and all that stuff. So, good on you, Sir Geybin, sa pagpapadesign mo nito. Kaya napakalaki ng CR nila. Kaya ako nila kaya CR nila dito, para kahit apat sila na sabay-sabay. Kung pwede. Ayan. So, ito yung matipit. Ayan. So, ano lang siya, simple lang siya, pero... Okay, so mayroon tayo napansin dito sa CR nila, my dudes, ha? Pause for dramatic effect. Actually, itong kanilang CR door, makikita natin yung hinge ay may dalawang magkalapit sa taas. So yung rason kung bakit ganyan yung arrangement ng hinges, my dudes, is for stability nung kanilang door. So by putting the two hinges nung pintuan mas malapit sa taas, ay mas makatulong ito ma-distribute yung weight nung door mas evenly. Pero based from my experience, my dudes, walang pinagkaiba yung gantong arrangement ng hinges kumpara dun sa tatlo na evenly spaced. So, yeah. Halika. Pasok ka. Ayan. Grabe naman si Mama sa walk-in closet. Ito, parang kakain pa sila dito. One thing na napansin ko dito sa kanilang walk-in closet, aside from my dining table sa loob, ay kung titingnan natin yung kanto ng kanilang pader, nilagyan nila nung gap sealant. Yung mga baseboards kadalasan hindi na masyado nilalagay sa mga modern houses kasi yung purpose lang ng baseboards ay para takpan yung gap nung pader at nung ating mga floor. Kasi minsan mahirap i-perfect yung dugtungan ng pader at floor eh. But now, we can just use gap sealers and mas malinis siya tignan personally and less yung kailangan mo linisin. So, ito po yung theater room natin ngayon na / gaming room / working area. Ayan, mapapansin nyo. Actually, ayan, dito yung working area. Ayan, dito yung working area natin. Diyan mag-ano, pwede rin doon. At ang kailangan kasi dito, may surprise kami sa inyo dito. Hindi pa kasi tapos ito. Okay, kung mapapansin nyo, meron na tayong mga surround sounds. Alright, pause muna natin dyan, my dudes. So kung titingnan natin yung kanilang pader, my dudes, ay gumamit sila ng glossy na paint in combination with a dark color, which is a big, big no-no in the architecture community. That is a bad juju pag ginawa mo yan. Straight to jail. Anyway, Sir Geybin gets a pass kasi kinarpetan niya yung sahig, which is good for acoustics. And most likely, eventually, lalagyan nila ng parang acoustic treatment itong pader na ito. So, it doesn't really matter, my dudes. Pero kung kayo, you do this in your house? Believe it or not, jail, right away. Bakit jail? Pag dark color and glossy na paint. Kasi kung titignan natin, ina-accentuate nung glossy na paint yung imperfection nung pader. And na-exacerbate ito nung dark na color. Wow, such word. Much saklit. Exas, tama pa. Exacerbate. Hindi ko alam yung spelling. Make worse. Tama. Ayan. Ito yun kanina. Ayan. Pakita mo, Sky. Dito na nakumuna ka naman. Ayan yung part ni Allen. Now, me personally, you know, I'm a big fan ng mga hidden doors. Exhibit A. I don't know, my dudes. There's just something about hidden doors na parang it is a portal to a different dimension. Pagbukas ko dyan, Narnia. Narnia business. Got him. Wow! Kitchen. Yeah. Looks great. Yeah, looks great. Meron tayong lugaw na. Wait lang, Sir Geybin. Bago ka tumuloy dito, let me judge your kitchen. Kung titignan natin, andito yung kanilang ref, sink, and then ang kanilang cooktop. Okay, so kitchen work triangle medyo acute. Sana medyo mas malayo itong ating sink sa kanilang refrigerator. May counter space pa dito na patungan. Yon. So what is the kitchen work triangle, you might ask? So the kitchen work triangle consists of three things. Yung ating ref, yung ating cooktop, at yung ating sink. Cut. So yan, kitchen work triangle. As you can see, triangle. So the bigger the triangle is, mas efficient yung ating kitchen work triangle. So, yun yung rule of thumb pagdating dyan. Pero you know, in every rule, there are exceptions. Kung mapapansin nyo, ito na yung tambayan namin parati kung saan kami lagi nakatambay, saan kami lagi naka-vlog.
dito kasi bumili na rin po ako ng bilyaran. Ito. Very nice. So, I appreciate na kino-ordinate nila yung kulay ng kanilang billiard table dito sa mga wood slats sa ceiling at pati na rin dito sa parang drop-down na louvers. So maraming kadalasan nagtatanong sa akin, ano ba purpose ng mga ganito, my dudes? Usually, yung purpose niyan ay para ma-reduce yung araw na pumapasok sa isang area. But in this case, I think purely aesthetic lang yung purpose nung itong kanilang louvers dito. Which, not gonna lie, maganda siya tignan. Bagay na bagay siya dito sa kanilang space and it makes the billiard area look. Parang masarap tambayan, my dudes. Hindi, ito buong pool na to, may heater. Meron tayong fountain at yung fountain nice. Na yan, kung bakit tatlo, kasi gustong-gusto ni Mama yan. Ang meaning ng tatlong fountain na yan is tatlo kami magkakapatid. Kaya tatlong fountain yan. At ito. I see, okay. So lingit sa kaalaman ni Tita, but she might be a hidden designer. Kasi in the design world, meron tayong tinatawag na the rule of three. Basically, ang rule of three ay pag merong tatlong bagay kadalasan, mas appealing siya, mas natural sa paningin natin, and mas harmonious tignan yung mga tatlong bagay. Tulad nitong kanilang tatlong fountain, mas natural siya tignan, harmonious. Ito na po yung pangarap namin na glass house. Ayan. Guys, bata pa lang ako. Not gonna lie. Hindi ko na-expect na ganito kaganda yung kakalabasan ng kanilang glass house, my dudes, which is actually really, really nice. Also, I appreciate yung parang cantilever dito na nagmukhang lumulutang yung glass house dahil nagkaroon ng shadow sa ilalim. So, good job on that, architect. Now, isa sa pinaka-problema ng mga glass house na tulad ito ay yung heat. Dahil nga puro salamin siya, papasok agad yung araw. So, one way to combat that is to either put blinds, yung ganon, blinds, or pwede nyo ring lagyan ito ng anti-UV na film, itong salamin nito. That way, mare-reduce yung pumapasok na UV rays na nagpapainit dun sa area na ito. And with that, do not forget to like and share this video. Kung ayaw nyong, isumbong ko kayo and you will go straight to jail.